Ngayon, medyo half na yung chicken natin. Transfer natin siya sa isang container or any container, maliit na container. So, just a frying pan to try to transfer para makita tayo ng mga ingredients natin or spices natin. So, meron tayong onions, patata, at carrots. Then, nilagyan natin yan ng garlic. So, igisa lang natin yan. Half cook. So, yan yung garlic natin. Salat natin yan using the same oil po sa chicken. So gusto ko siyang medyo malapot. Lagyan ko yung, maglalagay ako mamaya ng tubig na merong cornstarch para medyo malapot yung sauce niya. Tayo na natin mag-boil yung ating sabaw or sauce. So ito yung tubig na may patis tapos cornstarch. So ilagay na natin siya dito. So yung chicken natin is marinated na, pero tingnan pa natin mamaya if okay na ba yung lasa. So antayin na lang muna nating pakuluan to. After na kumulo to is lagyan na natin ng panlasa. So kaya na po, kumulo na siya. Medyo sticky na yung sauce natin. So tinikman ko na siya kanina, okay na yung lasa niya. So hindi ko na siya lalagyan ng pampalasa ulit or mga asin. So ginisa lang yung nalagay ko kanina. Tapos so lalagyan ko sana siya ng ketchup. So I decided hindi ko na lang siya lalagyan ng ketchup. Ito na lang siya. Okay naman yung lasa niya na walang ketchup. Pero if gusto niyo lagyan ng ketchup is pwede rin. So try na namin lagyan. So lalagyan na lang natin ng ketchup ng konti. Kasi wala tayong tomato sauce. Supposedly kasi may tomato sauce. Kaso walang tomato sauce. So yan, ketchup na lang. So okay na siya. Yan. So antayin na lang natin na maluto na talaga yung chicken at saka yung veggies natin. At luto na siya. Tapos na tayo. Pakuluan pa lang natin ito mga 5 minutes at okay na siya. Luto na. Pwede na ang kainin. So, sticky na yung sauce natin. Yan. Sticky. So, ganyan. So, takpan na lang natin. A few minutes later. So, i-check natin. Yan. Okay na siya, guys. So, pwede nyo rin siya lagyan ng pineapple. Kung gusto nyo lagyan ng pineapple. So, luto na siya.